And here are the pros. Richard Del Rosario. Jason Webb. And Mico Halili. Welcome to the Bro Show. Hello, bros. Were we complete last week? Yes. Diba yung cigars? Ayun nga pala, yung cigar. Tsaka naka-championship t-shirt ka pa. Galing ko lang Bahamas. Bahamas? Yeah. Bahamas na naman. Ay, yung pinost mo sa Instagram. Hindi pa yun. Hindi ba Pilipinas hindi pa yun? Ha? Hindi pa yun. Iba pa. Yung nakaganyang ka? Mamaya pa yun. Iba pa yun. Oh, hindi ba? Oh. Akala ko Subic lang yun. Hindi. Ah, hindi. Bahamas. Where is the Bahamas? It's near Subic. So, pag naglabas ako mapa, kaya may turo. Oh, meron ka? Wala. Kita mo actually yun eh, sa bundok. Spell Bahamas. Subic na lang. Okay, but you are recharged now kasi nakapag-bakasyon ka na. Oh, yes. Sa wakas. Anong, kahit a few days. Anong ginawa mo nung nag-bakasyon ka? Ah, wala. Talagang ano lang. Pa-relax-relax. Pataas-taas pa lang. Ayun, no? Grabe, oh. Patingin-tingin lang sa view. Yan. Oh. So, nga pala, gusto kong... Mamaya na lang. Mamaya na lang. Sige, mamaya. Ilabas natin ulit ito mamaya. Oo, lalabas natin ulit yan mamaya. Okay, so... Recharged De Rosario. Mico Halili, Jason Webb, and we're back with another episode of the Bro Show. And we came off covering the San Miguel Beerman. No, ayoko nang nananalo kung import ako. Ayoko. Bakit? Malas. Yung ano, tipong 30 plus points? Oo, mga 30 points, 20 rebounds. 32-21. O yun. Ano yun? That's a poor performance. Kailangan poor ba yun? Okay, kasi napalitan eh. Okay. Of course, we're referring to Josh Boone, who played the second game and then played great. Eh, nung first quarter, di ba, nag-uusap tayo during the coverage, sinasabi natin, baka palitan na to. Oh. Baka mukhang alam na ata niya na papalitan siya. And then, yeah, the not-so-impressive first quarter. So, yung itsura niya talaga, mukhang papalitan na talaga. I think alam naman niya eh. Alam na niya. Oh. Kasi meron siyang Twitter. Diba? Oh. Tapos yung papalit sa kanya, Kevin Jones, I think yung pangalan, nag-tweet na papunta ng Maynila. baka naman magbabakasyon. Hindi. Nandun na. So, nasa social media na. Nag-reply daw si Boone kay Jones. Ang sabi? Papunta ka na dito. Dala ka foods. Dala ka foods. Hindi, yun. Kaya alam na niya, I'm sure. And I think that day, nandito na nga yung kapalit niya. So, professional nga. Talagang yun rin ang maganda naman dito kay ano. Kay Josh. Hindi, nung first quarter, parang hindi professional player eh. Tapos ano? Di ba ka-shoot eh? Oh, diba? Tapos na-possess. O bilang nung second quarter. Ni Jones. Grabe, nung from the second quarter hanggang matapos yung game, nang mamaw na. Ah, talaga? Oo, grabe. Nakabakasyon pa siya. Hindi ko napanood eh. Nakabakasyon. Wala bang PBA sa Bahamas? Hindi, pinatanggal ko. Pinatanggal mo. But why? Why? Why is it important? I just want to keep my mind away from basketball. You know, para lang, recharge talaga. Isn't your mind always away from basketball? Hindi ah. Napapanaginipan ko dati, puro pintura. Pintura? Puro pintura? Oo, ang tagal nun ha. Pintura tsaka kanin. Tsaka kanin. Ang tagal nun ha, kaya kailangan medyo pahinga muna. Okay, so, anyway, itong si Boone nga, the interesting case na he was replaced. Mm-hmm. Not often that you see an import na magta 30 plus, 20 plus rebounds, and then he gets replaced. But I'm supposing na it's all about fit in chemistry or needs ng San Miguel. Tama ba? You cannot judge a player based on a game. So hindi pwede one game lang. Oh, hindi pwede one game lang. So, I mean, they've seen Josh Boone in practice before the tournament started. So, I'm sure meron ng mga assessment itong coaching staff of San Miguel. So, parang alam nila, it's a short conference. So, maybe you can put up those numbers in one game. But can he sustain? Or is he a good fit dun sa gusto nilang gawin? So, probably, nakita nila na baka hindi. Baka hindi tayo dali ng malayo nitong si Josh Boone. And, you know, nagpadala sila ng panibagong import that they feel that would be a better suit for them.
Pero hirap, no? 2-0 sila. Ganda ng performance na import nila. But remember, yung 2-0 nila, walang Junmar. Oo. So pagdating ni Junmar, you probably will need a different kind of import. Probably an import that can stretch the floor a little bit more. Kita natin si Josh Boone may tira naman, pero layup. Tira niya. Tira siya naman siya. Mabuti nga siya meron. Ikaw wala eh. Ikaw rin kahit eh. Kahit layup wala. Ayun lang. Hindi naman ako nagbabato. Alala kasi yung magsalita. Ay, round robin okay ako. Hindi. Huwag mo lang lalagyan ng kaba. Oh. At saka huwag mo lang lalagyan ng walang bantay. Yun ang mas na... Alam mo, pinakamahirap yun? Sumot na walang bantay. Bakit? Nakaka-conscious yun. Nakaka-conscious. Oo. Oh. Ano yung panyari? Outlet, tapos mag-isa ka lang, gano'n. Kasi alam mo, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Oo. Tapos kikikita mo, forma pa lang, alam mo, hindi papasa. Baliktad na yung pectus eh. Pag gano'n. Mas gusto mo yun, at least kung may bantay ka kasi, kahit hindi ma-shoot yan, may excuse ka. Foul. Ah, tama. Tsaka foul. Foul kagad. Oo, foul kagad na eh. Paano ba? Gano'n ka kagad. Eh, pag walang bantay, wala ka ng dahilan. Tapos ano, yung mag-wedgie, yung doon sa... Ah, wala naman gano'n. Hindi naman umabot sa gano'n. Pag walang bantay, automatic. Pero di ba nangyayari yun eh. Minsan yung pag ano, mali yung bitaw mo, doon sa gitna, ipit, puk, gaganon. Tsaka pag walang bantay, automatic, tanga ka. Oo. Di ba? At least pag may bantay, sabihin rin, malas. Di ba? Pag yung na-miss mo yung left, tapos yung kunyari, kalaban mo, hinip, tanga! Popo! Ilabas na yan! Popo! Hindi. Inside, ang galing mo! Hindi. Pag kalaban mo hinibra, ginawa yan. Sige pa, bigay niyo pa doon! Ano na, pinapaalala niyo yung nakaraan ko. Okay, so, but something interesting, we saw something interesting kay Josh Boone. Mm. Kasi nung isang timeout, pinakita si Josh Boone. May... Hindi niya alam yan. Wala ako eh. Oo, pinakita siya sa TV. Nakita mo na ba si Josh Boone? Alam mo yung itsura? Pakita natin yung itsura ni Josh Boone. Sige, we have like a photo of Josh Boone. So he's the guy na... Yan. Yan si Josh Boone. Diba? Yan nga si Josh Boone. Bakit ka natatawa si Josh Boone nga yan eh? Okay. Sabi nga yun, ano sabi mo nung nakita natin? May kamukha. Hindi ba rapper yan? Sino? Sino mukha niya? May kamukha. Sino? Hindi siya. Ah, ito. Pero kita mo ha, si Josh Boone, hindi ko alam, PBA fan pala. Bakit? Nanonood pala talaga. Nanonood ng PBA yan. Palagay ko pinaka-idol niyan sa PBA, yung slam dunk champion. Oo, palagay ko puro all-star na panood nito. Oo, puro nanonood yan. Yan ang idol niya. Bakit mo naman nasabi yan ang idol niya? Bakit mo nasabi yan ang idol niya? Idol. Bakit? Sobrang idol ni Josh Boone. Tinigay niya doon sa braso niya. Tingnan mo. Yan ako. Wide shot. Wide shot. Okay. Parang idol. Pero close up. KG, di ba? Ano ba? Pag nag-free throw ba siya, hinahalikan din niya yun. Ganun ba? Parang Gary David? Hinahalikan din ba niya? Kasi mo, ang ginawa si Josh Boone pala. At saka yan mismo yung suot ni... Pareho-pareho. Pareho-pareho. Talagang idol pa. Diba? Bihira yan. Bihira yan. Kasi ano yun, nanonood siya sa YouTube. Naparoon niya lahat doon slam dunk contest. Oh. Pero actually, may clarification, di ba? May courtside report. Sabi ng courtside reporter, hindi yan si KG. Ah, sino yan? Daddy niya. Sa mga katuwid, daddy niya si KG. Daddy si KG. Daddy niya si KG. Anak niya ni KG. Yun. Sabi kasi, nagkita na ba sila? Hindi, kaya nga nag-Pilipinas. Kaya ka pumunta ng Pilipinas. Ano to, wish ko lang? Ano ba yan? Para na yung tatay ni Rodman. Ganun ang storya nila. So para silang ano, Jaworski tsaka Dudut. Yung mag-ama, sabay. Second generation, sabay. At saka kaya rin hindi na siya, pinauwi na siya kasi next game nila, talk and text. Baka masyado emotional. Baka ibigay yung ano, ibigay yung laban. Masyado emotional. Anak mo na, yung tatay mo na. Ayan, so, you heard it first. Dito sa The Bro Show, si Josh Boone ay anak ni Kikikananeta. Sana lang pag-meet man lang natin sila. Ba't naman, napaka-harsh nyo naman. Pwede natin, ano, we can set it up. Hindi, umuwi na yata eh. Hindi, pabalikin natin. May budget tayo dyan. May budget tayo. Meron, huwag na lang. Grabe, no? Hindi ko alam yun, ha? Sabi mo yun, no? Oo, ha? KG. Kaya lang, ano, actually... Boone lang apelido. Hindi niya na makilala tatay niya, eh. Eh, si KG nga, eh. Hindi niya alam, napapanood niya lang. Yung last name nun nanay. So, Josh Boone. Hindi kita mag-demanda sa ginagawa natin. Josh Boone Canaleta? Josh Boone Canaleta. Talaga? Sabi, tinanong ko nga, sabi, daddy niya yung tattoo. Ano pangalan? Ninyo.
Ninyo na yun? Actually, ang palayaw ni Josh, Ninyo. Ninyo Bun. Ninyo Bonito. Ah, talaga. Grabe ah. Anong first time yan? Ah? First time, first actually, time. Actually, Josh, pumunta na dito yan before. Hinahanap niya si KJ. Hindi niya mahanap. So, sandali. Nung pinanganak siya, mga 3 years old si KJ. Pwede naman yun. Bata pa si KJ. Bata pa si Bun. Kaya nga, ilang taon? Basta bata pa. Basta matanda si KJ. Sige, so, mga 10 years old. Basta bata. Nagka-anak na si KJ, mga 10 years old siya? Mga UE days. Bakit? Alam mo ba tunay na edad ni, ni KJ? Ilang taon na si KJ? Eh, hindi pwede sabihin yan. Secret. Wow, grabe ka KJ, ha? Oo. Ah, gamo. Simula. Okay, anyway, let's move on to another hot topic. Sandali, so film pala tong si Josh Boone. Pwede siya mag-ano, Gilas. Pwede mag-Gilas. Eh, ba't pa tayo nag-naturalize ng iba? Ha? Ba't pa tayo nag-naturalize sa iba? Pwede pala to. Ipinilitan niya. Hindi. Ayaw. Umayaw. Umayaw? Umayaw. Oh, for personal reason. For personal reason. Ayaw daw ng daddy niya. Kasi yung daddy niya hindi napili. So, wag na lang raw. Sandali nga, ang gulo niyo. Okay, serious discussion on Gilas. Hot topic right now, and this will si be George Boone, hindi na. And this will be a hot topic for like weeks to come. No, Greg Slaughter and Marshall Lasseter, for personal reasons, okay. Nagsabi sila na nagka-personalan. Hindi iba yun. Na beg off sila. Parang para sabi na, bro, next time lang kami magigilas if ever. But itong Gilas na to for Spain and the Asian Games, eh, pass muna sila. Si Greg sabi niya, he doesn't want to steal a slot. Doesn't want to get a slot from the original lineup. Mm-hmm. Si Marcio naman, sabi niya, he wants to take care of his body because he's had a lot of injuries in the past. So, yun ang kanilang mga personal reason. Naniniwala ka personal reason? Ito dapat siya nang mukha. Naniniwala ka personal reason? Hindi, inali ko yung tagasang legal corporation eh. Aba, siyempre naniniwala ako. Wala naman akong dahilan para di maniwala. Ha? Bakit naman? So, naniniwala ako. Bakit nagbumuka ba silang magsisinungaling? Kung hindi totoo yan, bakit pa sila magpapapresscon? Di ba? Kung utos lang yan, hindi, sasabihin na nan, eh, bahala kayong mag-announce yan. Eh, bakit ako pa? Eh, haharapin ko lahat ng media. Tatanungin nila ako. Eh, kung pinilit lang akong umayaw, eh, kung hindi ko masagot. Eh, ba't ka defensive? Eh, kasi... parang nakakapi ka ngayon, ha? Relax lang, kakabakasyon mo lang eh. I'd just like to say hi kay Boss RSA. Yeah. Kay Boss Robert. Ako, honestly, ako naniniwala ako na personal reasons. And I may or may not agree with their personal reasons, but that's their decision. And ako, I respect it. Diba, alam mo, hindi totoo yan pag yung nagpa-press kung taos pagkatapos yan, diretso sa St. Luke's magpapa-hospital. Okay, veterans. Tapos, yung mga galaw niya. Tapos, during the press, ko hihimatay. Tapos, wheelchair na. Oh, tama, ganun. Yung mga galaw. Oh. Pero, you know, whatever it is, they have put themselves in a situation na, ito decision ko. Yep. Diba? Alam naman nila na merong backlash yan. And yes, they're gonna take the backlash. Yeah. It's there. It's present. Diba? No matter what excuse is given, diba? Some people are going to think na, uy, you're being selfish or what have you. Eh, pero sila naman nakakaalam ng ano nila eh, ng gusto ng isip nila tsaka ng katawan nila. Diba? So, it's an invitation. And anyone can decline the invitation. It's an invitation. Invitation. Ang ano lang, ang I think ang nagkaroon lang ng kulay ay na maaring it's that we won't sit well is that it became divisive nung sinabi for me, it became divisive nung sinabi ni Greg na ayokong kunin niyan dahil may matatanggalan ng slot. Mm. So it wala nang tama ngayon. Wala nang tama. Dahil pag kinuha mo, Bad ka. Oh. Pag hindi mo kinuha, unpatriotic. Yun lang yun. Ano? I guess it I may have been better kung iniwan na lang na. Hindi na lang niya sinabi. Decline na lang. Decline, you know, for personal reasons. Pwede. Pero, well, but I suppose, you know, the those two players, kailangan din talaga magbigay ng dahilan. Oh, kailangan. If di sila magbigay ng dahilan, di lalong lalakas yung ugong. Hindi, kaya ka dapat nag-ano na lang sila. Pupunta na po ako sa St. Luke's eh. By reason, yun. Wheelchair, by wheelchair. Eh, tsaka nag-ano na sila eh, nag-serve na sila sa national team before. Yes.
sa Gilas. I mean, hindi naman natin sinasabi na yung ginawa nila ay tama o mali. Ang sinasabi lang natin, tayo naniniwala na personal reason talaga. Hindi, at saka isa pa, tayo available pa. Yun na nga. Pwede pa kami kumuha ng invitation. Iyak ka na naman. Yan sinabi ko nung game. Sabi ko, pag kayo nag-volunteer, that's being unpatriotic. Bakit naman? Hindi kayo nakakatulong eh. Hindi kayo makakatulong sa Pilipinas. Sige, mag-decline na ako ngayon pa lang. Pero ano, okay lang yun. I mean, makaka-move on na rin yung mga tao dyan. Yeah, yeah. The next question is, will Coach Chot try to replace those two guys? Kasi you need X amount of players para makabuo ng practice. Dahil alahanin natin yung mga players, you know, they have a game the next day or what have you. Di sila kumpleto. So you need X amount of players. In the last Gilas, there were non-invites that would go. Mm. Para makatulong. Sila Deno. Diba? Pupunta sila. So, you know, that could be a cue for some of the players na hindi kayo naimbitahan, pero you wanna help. Punta sila sa ensayo. Alam mo, gusto ko rin malaman, ano pakiramdam nung mga in-invite, tinanggap yung invitation, mm-hmm. and now they're training with the team. Mm-hmm. Dun sa sinabi ni Greg mm-hmm. na ayaw niya kumuha ng mm-hmm. slot. May mga in-invite na bago mm-hmm. na they're out there and, you know, mukhang desidido sila na kumuha ng slot. Dahil pakiramdam lang, yung Gilas, kailangan may konting angas. Pagdating ng Spain, kailangan may angas yung Gilas. Para may representative galing Tondo. Yun! Oo, diba? Yun, sino ba yung ganun? May kilala kang ganun? Meron! Meron! Sino? Si Polly! Polly! Yeah. Bakit galit ka pa rin? Ha? Tinalo nyo na nga, galit ka pa eh. Eh, muntik kami talunin. Panay 20 plus points, oh! Grabe. Oo. Tres ng tres eh. Oo. Muntik na nga eh. Kapag di mo sabihin sa kanya, yun. Okay, na. Okay, we'll have the lethal weapon, Polly, here on the Bro Show when we return. Hi. They say nothing in this world is free, and for the most part, that's true. But here at NMF Network, all shows are indeed 100% free. And as an added feature, you have the option to subscribe to all your favorite programs, also at no charge. Why should you subscribe? By subscribing, you no longer have the hassle of delays when you stream the program. You also don't need to keep checking our site to see if your favorite programs are up, because they'll automatically be uploaded to your device as soon as it's available. Here's how to do it. For those people with Apple mobile devices, first you need to download the podcast app. Once you download the podcast app, open it and you should be taken to the featured page. Now, you look for the store button. Hit the store button, and after doing that, hit the search button. Put your cursor on it and type New Media Factory. All our shows should automatically appear. Pick your favorite or favorites. Open it and hit subscribe. And that's it. You're done. Congratulations and welcome to the New Media Factory family. Hi guys, it's me, Tita K. Tita K! Come and hang out on Live Love Lols. Let's talk about makeup, beauty. Hi, ganda. Who's that? We can talk about ugly too. Nah, just kidding. And of course, Donya Problems Galore. Yaya, ang special paki-on. Fashion, shopping. Oh my god, shopping! I love shopping! Ah! Food! We gotta talk about food. Anything and everything on cyberspace. Let's buy everything. We can talk about glamour and ubusan ng glamour. We fly Wednesday 6 to 7 p.m. only on nmfnetwork.tv. And now back to the Bro Show. And we're back on the Bro Show. And as promised, kasama namin the lethal weapon, Mr. Paul Lee. Standing ovation yung ano, ha? Daming tao. Kasi nalaman si Paul pupunta eh. Ilan to? Mga apat. Mga apat na grupo. Apat na. In fact, nag-cordon off pa tayo. Paul. Security tayo. Bro, thanks for coming, ha? Thank you, bro, sa pag-invite.
Oh bro, kamusta bakasyon? Nakayo! Yaban! Yaban, grabe! Grabe! Medyo humility naman tayo dyan, bro! Ano ba tinatanong ko lang kita? Kamusta grabe, kami? Lahat naman kami nagbakasyon eh. Konting delikadesa naman dyan, oh. Hindi. Bakit ba eh? Di ba lahat naman nagbakasyon? Ano ba naman yun? Ginaya ko lang yung ano eh. Pag ganun, sa Boracay daw yung diretso. Kaya dumiretso ko ng Boracay. Nababasa ko sa social media na pagkatalo, diretso ng Boracay. Oh, nakita ko yung sign eh. Oh. Papuntang Boracay. Gusto mo ito Boracay. Ano, dumiretso ka na doon? Hindi ka pa nahirapan mag-book? Hindi naman. Ba, okay. Sana sumama ka na lang sa akin. Pakita nga ulit yung sa Bahamas ko. Yabang talaga. Yabang! Thank you, ha? Ganda na. Hindi tayo sa inyo, hindi ako makakapunta dyan eh. Oh, mano galing mo, bro. Bakit? Nagpapasalamat na nga ako. Basta mapasarap ko. Masarap dyan, coach. Oh, dapat next time sama kita, ha? Kasi parang, hindi, masabihin nyo naman, ano, pasapasalamat ako. Okay? Ayan, sarap. Ano mo, tsaka lang muna, ha? Sabi ka, bisita natin si Paul, tapos ginaganyan mo. Ano ba, nagpapasalamat na nga, masama pa ako. Ano ba naman yan? Paul, kamusta yung, the experience of playing in the finals again, tapos, actually, kada na nilaro mo doon. Pero yun nga, unfortunately, you know, hindi kayo pinalad at, you know, hindi umabot ng Game 7. Pero ano yung mga natutunan mo in the finals? Natutunan ko lang nung finals is, pag may opportunity, kailangan i-grab mo na eh. So ilang beses kami nagkaroon ng opportunity na manalo. Pero yun nga, lagi kaming nadadali ni Ping sa huli, ni Joe, sa mga malilit na bagay like simple box screen, biglang malilibre si Joe, si Ping. So, yun yung mga natutunan ko. Sana next time kung makakarating ulit kami dun, sana wag na namin pabayaan. So, yun yung mga ano. Kaya kami natalo nila coach. Babaguhin namin yung back screen na yan. Kasi, ready ka na eh. Lagi kami ano eh. Inaabangan eh. Lagi kami ano eh. Lagi kami nahuhulihan ng mismatch eh. So, kung saan yung nami-mismatch, dun lagi dinadala ni coach team. Parang, ano eh, parang sa para sa akin ha, parang kinalimutan ni coach team yung triangle bigla eh. Once na pag may mismatch, doon tayo sa mismatch, so yun siguro yung nangyari. Yeah, it was yung finals, 'di ba? Talagang pinanood, ganda ng laro ng dalawang team, but people will always remember in some way yung nangyari sa Game 6. Mm-hmm. What's running through your head nung sabi ni coach, "Hindi ka na, doon tayo sa labas tayo, labas." Oh, walk out. Na-shock talaga ako nung sinabi niya na ano, nung gumano na siya eh. Na-shock talaga ako, parang natulala ako sa kanya na, parang seryoso coach, lalabas talaga tayo. Parang seryoso, sa finals tayo, parang, nung nakita ko na yung iba na tumatayo, tara na. Bahala na kayo. Mag-isa ka na. Pag hindi ka sumunod. Pag hindi ako sumunod. Katapusan na ng career mo eh. Doon na masisira siguro. First time, mom, na maka-experience ng walkout? First time, kahit nung nag-start pa lang ako nung high school. First time nangyari sa akin at nasa big stage kami. So, para seryoso, finals, game 6, walkout. O, sige ba, walkout na. Pero siguro yun din yung ano yun, no? Si Coach Yang talaga, iba yung level nung mind games na nila. Oh, siguro, eh. para siguro na paramdam sa amin na ano ba? Ano ba? Ayaw niyo maglaro. Walkout na natin to. So, siguro parang din yung pagbalik namin, okay naman. Pero talo pa rin. Pero blessing in disguise pa rin sa'yo yun eh. Kasi dahil dun sa pinakita mo dun, biruin mo, ayan, may call ka sa Gilas. Dahil may times na siya yung buwabantay kay Joe sa poste. Oh. At hindi nga siya may uuro. Ganyan lang. Ganyan lang si Paul. Gumagano lang. Grabe mang hawak. Ano hawak? Ganyan. Gumagano lang. Ano mo nakakatawa? Di Game 6. Game 6. Di, ano, kita mo si Rafi. Kausap yung ano, mga referees. Sabi na, gumagano. Kaya pagsimula ng game, dalawa Paul kagad. So, doon lang din naka-adjust eh. Noong ganun, nung nahuli na ng mga referees. So, early fouls. Oh, pero yun nga, kasi diba, sabi nga ni... Bigger guards. Oo, oh, bigger guards, stronger guards, kasi nga, world stage na to. So, doon nakita. Si Paul pwede. So, blessing in disguise. So, at least yun, pupunta ka Spain. Diba? Hindi pa. Ano pa, diba? Dahil paglalabanan pa yung spot. Lahat ano yung personal, ano mo? Ano ba? Nung tinawagan mo, paano mo nalaman? Oh, paano mo nalaman na kasali ka? Tinext ako ni Mami Beth. Sabi niya tatawag si Coach Boy, Aboy Castro sa'yo. Yeah. Na, then nung tumawag si Coach Aboy, sabi niya, Paul,
paano lang, pa-consuelo lang sa'yo. Na, alam mo na ba yung balita na ano? Nasa ka ito, nasa Boracay. Nasa Boracay ako. Nababasa ko na sa, ano, nasa Twitter, ganun, kinukongras ako ng tao. Pero hindi pa rin ako naniniwala kasi gusto ko personal namang galing sa kanila. Nung tumawag si Coach Aboy na yun niya, na-invite ako sa Gilas. So parang yung feelings ko parang masaya na malungkot. So parang naghalo na eh. Then tinawagan ko na yung mga relatives ko sa States din sa amin. Pinalam ko na masaya naman sila lahat. Bakit masaya na malungkot? Kasi nung matalo kami kila Coach Richard. So yun lang yung ano eh. Nung nandun ako, parang yun lang naisip ko lahat nung finals. So na natalo kami din nung tumawag si Coach Aboy. Siyempre, magre-represent ka sa country mo. So, naging ano eh. Parang hindi pa doon natatapos yung, ano mo, yung paglalaro mo. So, ayun, yun naman yung ano, naging way para maging masaya ako. First time mo ba mag-national team? First time. Ever? Yeah. High school? College? Before, na-invite na ako kay Coach Raiko. Yun na nga. Ano nangyari doon? Kasi hindi ka una doon. Kasi that time, ano eh, nasa UE pa ako. So, pumapasok pa ako. Nag-conflict yung oras nung pasok ko tas practice. Then yung practice ng ano ng Gilas noon. So nag-beg off ka. Bakit galit ka ba? Hindi tinatanong ko lang. Kasi may conflict eh. Hindi na ako umattend noon eh. Pero kasi parang invite lang siya na ano eh. So maraming in-invite yung mga ibang players din other school. Para magkaroon ng... Reigning MVP ka noon, nung in-invite ka. Hindi pa. Hindi. Kayo naman, hindi lang nagkatugma ng ano. Kaya nga, so kailangan niya mag-beg off. Malaysia eh. Kailangan niya mag-beg off. Siyempre, di ba? Hindi lang siya pumunta. Hindi lang siya nag-beg off. Walang press code. Pero wala. Pero nung time na yun, gusto mo ba? Kumbaga, napaisip ka na, pwede, pero baka, or mag-zoom. Parang ano eh, naguguluhan talaga ako kasi hindi ko alam yung gagawin ko, kung ano yung uunahin ko. Okay. So, your commitment to UE at the same time. May PBL pa ako nung time na yun. Hindi, tsaka yung mga nandun, panigraduate na, di ba? Oh, yan. Yun din yung ano. Sila Barok, sila Barakel, tapos na sila sa MBA. Tapos na sila nung college. Si Chris, graduate na rin. JV. JV. O nga naman. They're actually going to the PBA tapos finergo nila para sila Dylan, di ba? Oh, tama. Eh siya nasa UAAP pa. Oh. Valid naman eh. Wala naman ako sinasabi, tinanong ko lang kung nag-back off siya. Mali siya eh. Hindi. Bisita eh. So pagpunta, lahat kayo pupunta na Spain, no? Regardless. Sinabi na ni Coach Chot nung first practice na lahat pupunta ng Spain. Ooh. Lahat doon na doon sa first practice? Eh, ba't di tayo pumunta? Kaya nga eh. Pumunta na tayo doon. Ako nga nagtitext sa kanila sa tumatawa. Ayaw eh, parang busy yata sila noon. Hindi ako sinagot. Okay, so, pero itong pag-training mo, ikaw ba talagang objective mo ay masama doon sa final lineup? Kasi, di ba, ano, sa ngayon, part ka ng pool. Actually, lahat kayo, part ng pool. Wala pa final lineup. Ikaw ba, ang malino na objective mo talaga is to be part of the final lineup? Siyempre, kasi kaya ka nga nandun sa pool eh. So, para, ano, pero ang ano mo rin dun is yung matulungan mo yung nasa pool na mag-improve yung game nila. Yun din yung sabi ni Jason na kailangan ng players para minsan kulang yung ano eh, yung ibang players wala. So, parang pampadagdag ka din sa ano eh. Tsaka, hindi naman porket nasa pool ka na agawan mo ng slot yung players. Kasi, ano eh, yung nasa pool, hindi naman Spain lang yung pinag-uusapan eh. May Asian Games pa. Lagi. Asian Games, yun lang, people are forgetting. Kasi, tuloy, ha? Yeah. Yung ano nga, sabi nga ni Coach Chot, hindi natin na masabi, matagal pa yung ano, August pa, nakakunod naman kung ano, di ba? Na malay mo kung may injured. So, parang yung nandun sa pool, one page na kayo lahat. So, yun yung ano, importansya nung kaya ka na-invite sa pool. Ah, okay. Nag one-on-one ba kayo ni Coach Chot? Na sabi na niya sa'yo, ano ba yung gusto niya? I mean, yung magiging role more or whatever? Hindi pa naman. Hindi pa. Pero at least, ano na kasi siya eh, familiar na rin siya sa dribble drive eh. Kasi ginawa na rin nila nung finals yun eh, yung dribble drive, yung motion nila. I will neither confirm nor deny. Hindi, tsaka kaya nga siguro, nakita rin ni Coach Chot, pwede talaga si Paul. Doon sa offense na yun. Tama ba? Oh, ginawa naman namin kasi kailangan mo na lahat pag sa series lalabas talaga lahat, lahat ng
labas na lahat ng pyesa doon, lahat ng bara. Wala nang ano eh, wala nang matitira talaga. Pag nakikita ba si Coach Richard, hindi umiinit ulo mo? Ayun nga, nag-depress ito na lang ha. Ito lang ngayon mo. Kakataon mo na to eh. Kakataon mo dahil may mapagitan eh. Bakit naman? Makapag-Boracay nga siya dahil sa amin. Ibahamas dapat. Ikaw ba pag magpadala sa isa Boracay, magagalit ka sa tao. Di nga, kanina, di nakita kami yung coffee shop dyan sa labas, di ba? So, nakita kami nito. Tapos, tapos may tumatawa dun sa likod. Sino ba yun? Oh, si Paul. Oh, Paul! Oh, tapos kasama niya yung, ano niya, yung better half. Significant other ni Paul. Tapos, para kasi as yan nila eh. Nung nakita si Chard eh. Kaya nga, nalungkot eh. Oh, nalungkot bigla. Diba kaya nga sabi ko, lobat bigla si Paul, ikaw na tumawag, baka galit pa. Baka hagisa ka ng kape. Oh. O ito, mocha frat mo. Ito, hagin mo, tukin mo. Ito, hindi to San Big Coffee. ano naman eh, wala na yun, nag-move naka-move, on. Ito, seryoso, naka-move on ka na ba? O medyo may parang lungkot pa rin na? Yes, naka-move on na. Kasi yun yung mga natutunan ko nung ano eh, nung first 2 years ko. Mm. Kasi nung, naalala ko nung natalo kami sa Powerade nung unang conference ko, semifinals, all Filipino. Mm. Parang nagmukmuk ako ganun, parang di ako gano'n nagpo-focus na sa practice, parang walang gana lagi. Then sa manong second conference namin, laglag kami kaagad. Then nung simula nun, natutunan ko na parang hindi pa naman doon natatapos yung ano eh. So sunod-sunod talaga. So kailangan ano pa rin. Pag natalo ka, kalimutan mo na. Focus ka na agad doon sa susunod. Kanino mo natutunan yan? Kay Dremdes ba? Kailangan malaman namin eh. Ano ba yung pinag-usapan nyo ni Kenneth nung main? Yung bahay, yung bahay. Naka-ilang shot na ba? binigyan niya lang ako ng tips na kung ano yung mga sikreto ng parado. Ang tanong eh, ano yung mga secret na sinir niya? Nung nasa Alaska siya o nung nasa Santa Lucia? Baka rin tsaka para, paano ka hindi sumuka kinabukasan? Para hindi sumakit ang ulo mo kinabukasan? Yung tips na gano'n. Oh, okay, oy, marami pa tayong questions for Polly. May mga surprise pa kami mamaya para kay Polly. All that and more when the Bro Show returns. Hi guys, it's me, Tita K. Tita K! Come and hang out on Live Love Lols. Let's talk about makeup. Beauty! Hi, ganda. Who's that? We can talk about ugly too. Nah, just kidding. And of course, Donya Problems Galore. Yaya, ang spaceship, paki-on. Fashion! Shopping! Oh my god, shopping! I love shopping! Ah! Food! We gotta talk about food. Anything and everything on cyberspace. Let's buy everything. We can talk about glamour and ubusan ng glamour. We fly Wednesday 6 to 7 p.m. only on nmfnetwork.tv. And now back to the Bro Show. Welcome back to the Bro Show. Our special guest for today is the lethal weapon, the angas ng tundo, Paul Lee. Yung moniker na angas ng tundo. Eh, kuminsan kasi nami-misinterpret. Akala tuloy ng mga tao, maangas ka talaga. Di ba yung tinitweet sa'yo, lalo na pag yung mga kalaban nyo, tapos, angas, yabang. Ano lang. Siyempre, ano eh, kailangan mo, ano, hindi ka pa nila nakakasama, hindi ka pa nila kilala talaga. So, sa akin, natanggap ko lang. Di ba lahat naman ng basketball player, mayabang? Sa sinasabi ko lang, sa court lang yan, yun, pero pag sa labas, shy kasi type ako. Kasi dalawa na to, hindi na nga naglalaro. Ingit ka lang eh. Saksakan pa rin. Hindi ka naging player, ingit ka lang. Hindi ka natanggap sa tryout. Ilang taon na hindi naglalaro. Hanggang mosquito level ka lang. Hindi naman magaling nung naglalaro. Kahit legal labas, mosquito, saling pusa pa. Okay, yung PBA career mo ngayon, ano po yung mga gusto mo ma-achieve? Aside from, syempre, we know na dream mo mag-Gilas and mag-national team, pero sa PBA mismo, as a professional player, ano ba yung gusto mong ma-achieve? Gusto ko, ano, manalo ng maraming championship. Kasi... Narinig mo yan? Narinig mo yan. Narinig mo yan. Tutulungan. Tayo dito, tutulungan natin si Paul. Ha? Guess natin, tutulungan natin siya ma-achieve yung mga goals niya.
Di ba nung dati natulungan ko na sila eh. Nung unang championship nila. Kami rin yun eh. Kami rin yun eh. Oh, di tapos na yung tulong ko. Ano yung maraming champ? Ilan yun? Like, lima, ani, not one, not two. Pito, ganyan. Siguro kung ano, kung hanggang saan yung kayang naglalaro pa ako. Okay. Kasi lahat naman ng players, yun naman siguro yung ano eh. Every conference, gusto nila, nasa final sila. So, para sa akin yun talaga. Kasi yun lang yung ano eh, pagtanda mo, ma... Lagi mong, pwede mong i-share sa anak mo, gano'n. Pwede mo rin man i-share na nung natalo kami ng championship. Pwede mo rin i-share yun. Ito na binabao na sa limot yun. Ayaw nung maalala yun. Anak, no, isang beses, tinalo kami nun, no? Individual awards, ayaw mo? BPC, MVP, mythical team. Siguro kung ano, para sa akin kasi kung mananalo kayo ng championship, siguro susunod na lang yun eh. Kasi, yun nga, kung maganda yung ano mo, nilalaro mo lagi, siyempre makarating kayo ng finals kung mananalo kayo, siguro to follow na lang yung mga individual. Ano. Kamusta? Kamusta yung import nyo ngayon? Okay lang. McLean, di ba? McLean. Alex McLean. Malinis lagi yun eh. Oy, ah. Oy, ah. Nagkakomedyante na. Ayun ah. Pwede eh. Okay, okay. Magaling. Okay naman. Sa tingin ko, swak siya sa team. Kasi, hindi kami yung ano eh. Hindi kami yung nag-gel sa kanya. Kasi may mga import na pag kailangan, pasa mo lang sa kanya yung bola. Then, paala na sila mag-work. Siya ano eh, parang sa tingin ko role player din siya sa mga pinaglalaro niya. Ano ba siya? May tira ba sa labas? Malakas ba sa kanan? Yung staff namin dito, mga 20. Oo, meron grabe. May mga 20 na production staff dito. Oo, iba underground. Patay na. Underground? Patay na. Secret agent. Secret agent. Underground. So yung mga, para mga bubwit namin, mga staff namin. Daga, ginawa mo underground, daga naman, bubwit. Marami silang mga nahaharap ng mga pictures. Ha? Oo, meron dyan, meron dyan. Nakabahan ako dyan, ha? De. CCTV. So, we found some pictures na, you know, featuring Polly, and we'd like Polly to, you know, tell us. Meron ba sa elevator? Wala. Hindi CCTV. Andali, kamag-anak mo ba yon? Not related. Marami nagtatanong sa akin, eh. Nag-post nga ako sa Instagram, eh. Anong lagay mo? Angas ng kondo, tas angas ng tama. Oh, okay ba yun? Okay ba? Okay, let's show the pictures starting with... Yan! Ang tweet, oh! Ano yan? Pakilala mo naman sa bros. Sino yung kasama mo dyan? Girlfriend ko yan, si Ruby. Birthday nung ate niya yan. Nung time na yan. Tagal na ba yan? Medyo matagal. Last year. Diba ganun kagaling yung mga spia natin? No? 1 year ago pa, nahanap pa nila yun. Ganun katagal na kayo ni Miss Ruby? Magsi-7 years. What? Wow! 7? 7 years? Nung 7 years? 2007 pa. 2007? Wow! Tagal, wow. Mahirap kung ano, 7 years kayo, 2004 pa kayo. Mahirap yun. Masyado nga. 7 years, ha? Ano to? So, tag mo na. Mula UE days pa to? No, college days. Rookie year ko sa UE. So, lahat, ano? Taga-Tondo ba rin ba siya? Ay, hindi. Kaloocan siya. Kaloocan? Ano ako, may mga kinala kami doon. Kinala kami dyan, Kaloocan. Yung mga Marjun. Ingat kayo doon. Ingat kayo doon. So, lahat nakita na ni Ruby. Yung siyempre, yung success, yung failure. Tama. At least, nadala mo rin siya sa Boracay. Kasama siya. Paano na lang nakita yan? Di naman ako nakano. Okay, next po. Yeah. Ito, parang collection mo ba to? Mga caps, mga ganyan? Nagko-collect ka ba niyan? Mga pasabay ng pinsan ko. Pag-uwi ko galing States, so... Mahilig ka ba mag-cap? Mahilig din. Mahilig. Okay, next. Ito, UE Boys. Si Roy Sumang yan eh. Roy Sumang. Pagka wala akong gagawin sa hapon, minsan nagpupunta ako ng ano, pupunta ako ng practice nila. So, dalawang practice ako minsan. Actually, di ba, kayo ni Roy, nag-abot kayo, di ba? Dapat
kung nilaro ko yung last year, mag-aabot kami na as a teammate talaga. Kasi sinabi sa akin yan sa akin ni Roy, parang kuya kaya dyan eh. Oo. Marami siyang nakuwang mga... Naawa ako lagi dyan. Bakit? Bakit ka naawa? Binabalatan lagi. Nakita mo naman, nabuo yun. Tradisyon. O, tsaka ano rin yan, Tondo boy din yan. Si Roy. Kaya nga marami kayo. Bilib ako dyan. Makapag-PBL. Kaya yan. Kaya. Kasi medyo maliit siya eh, di ba? Ano ba yan? Pwede ba sa yan? Pwede yan. Minion? Pasok yan? Hindi, malaki naman pang minion proud, yan. Proud daddy ka dyan. Patilya pa lang eh, pang PBL. No, seryoso. Sa nakikita mo kay Roy Sumang, sa UAAP, proven na grabe siya umiscore. Yes. Pero does he have what it takes para makapag-PB and be successful in the PB? Siguro, improve niya lang yung shooting niya sa labas. Kasi sa tingin ko, kung may shooting ka sa labas, kaya niya naman umislas to the basket. Uh-huh. Siguro pwede. Tsaka yung decision niya. Decision niya. Sa game. Okay, next. Ay, ganda ng cap mo na yan ah. Wala rin sa koleksyon. Ano naman, bro, okay lang naman natatalo eh. Huwag mo naman ganyan yung sarili mo. Sobrang tagal na yan. Hindi, sobrang tagal na yan. Mga 2 years ago na. So, pakipaliwanag nga, paano ka naging Crayola? Crayola yan eh. Hindi. Pinatong ko lang yung yung damit, pero yung sa hat, sinuot ko talaga. Costume talaga yan? Oh, isa lang yan, yung blue lang talaga. Oh, then, yung iba-iba yung kulay. Kinuha ko sa application sa iPhone. Kaya nag-iba-iba yung kulay. Ano ba, depressed ka ba nito? Ano nangyari? Nag-away ba kayo ni Ruby? Natuwa lang ako sa pamangkin ng girlfriend ko. Kaya natalo kaya nagpaganyan ako. Natuwa sa akin eh. Tulis mo ha. Sobrang nag-enjoy. Nawala yung angas eh. Labas ka ng tondo, no? Yan yung porma mo. Ano? Ay, walang gagalaw ko kayo dyan. Walang gagalaw sa inyo yan, bro. Walang gagalaw sa inyo. Kaya siguro ako dinap ng Raynor sign. Pang Raynor siya. Oo, dahil yung kulay eh, no? Oo. Diba? Di ba? Sindakan, di ba? No, gusto mo, kulayan ko yung puting t-shirt mo? Ano? O, di na matatanggal. Damansya na to. Sige, next photo. Oh. Ayan. Ikaw ba? So, ano ba to? Gano'ng kadalas ka nagpapa... Saan ba to? Sa Muntin Lupa? O ano ba? Ha? Saan ba yan? Hindi. Dentro yata yan eh. Ha? Hindi, barbero yan. Ah, barbero ba yan? Barbershop. Ano yan? Wala ko, ano eh. Bago mag-game sa umaga, nagpapakalbo talaga ako. Bago mag-game? Oo. Game namin nga ngayon, umaga nagpapakalbo talaga. Ano, ritual mo na yan? Since college pa. Ah, since college High school. Ano yung tsura mo pag pinahaba mo yan? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam? Parang hindi mo alam. Parang binuro ko na sa isipan ko. Gano? Ba't ka una nagpakalbo? Yung oo nga, oo nga. Kailan yung first time na nagpa... Bakit mo ginawa? Bata pa talaga. Mula high school pa, ganyan na. Bata pa kasi yung lolo ko. Lagi akong ginugupitan. Kinakalbo ko lagi. Ganun. So parang nasanay na ako. Kalbo rin yung lolo mo? Kalbo rin. Si lolo mo kalbo? Kalbo talaga. Paano kanyari, sabihin ni Ruby isang araw, ano ba tawag sa'yo? Babe, hun, sweetheart? Ano ba? Baby. Yeah, pag may game, baby! Hindi, kanyari sabihin, baby, patubo ka naman ng buhok para naman for a change. Ganyan. Gagawin mo? Hindi. Hindi mo gagawin? Bakit? Nasubukan niya na eh. Siya umayaw. Sumuko na siya, kakaka ko sinti sa akin. Magpatubo ka ng buhok, ayoko. So, ibang tao nag-aahit siya nagpapakalbo. Before the game. Before the game. Ayaman na ng barbero mo. Hindi, sarili ko lang. Sarili. Ah, ikaw. Okay, kala ko. Meron ka na yung gano'n. Clipper ba tayo? Napansin ko na rin, magastos na rin. Kasi gano'n, may kaibigan ako. Bumili na lang siya. Lalo na pag series. Nga, no? Kasi dire-diretso yung laro. Okay, next photo. Yan na. Yan ang finished look. Yan na eh. Ha? Ayan, Gilas Pilipinas jersey na yan. So, proud. Ano pakiramdam? Noong unang binigay sa'yo, sinuot mo. Parang na-excited ako. Pagtingin ko, blue, tas Gilas Pilipinas yung nakita ko. Tas susuotin ko sa practice. Sobrang nakaka-proud. Kasi yun yan, magre-represent ka sa ano. Tsaka hindi, yung mga kalaban nyo dun, no? Di ba? Yung mga idol doon sa NBA. Naisip mo na ba yun? Parang before, Ginobili. Naisip ko lang, sana
meron kaya akong chance na makakalaro ko sila. Tirahin mo sila isang beses na para maalala ka. Hindi, papatayin na. Dalawa lang naman yun eh. Skuran mo para maalala ka o tirahin mo. Pwede. Saka, pwede. Balita ko, pwede raw yung ganun dun. Yun nga. Pwede siguro yun. Gagawin ko talaga yun. Para maalala. Saka kami dun, kampi kami sa inyo yan. Ayan, no? Yan. Ano yun yung number ba yan na ano, binigay lang sa inyo or? Yes, binigay lang sa amin nung pagdating namin may mga nakapangalan na eh. So, may name na rin yung ano, sa likod. Wala pa. Practice jersey lang talaga. Ano lang, practice jersey lang talaga. Practice jersey lang. So hindi pa kayo pumili nung 18, wala pa. Hindi nga ako yung kumuha dyan eh, naunahan ako eh. Hindi ba ano yan, unahan lang, gano'n? Kinuha ko lang sa ibang ano yan, sa ibang tao na ano din, pinost ko na lang din. Okay. Pero ano ah, yung iba yung pakiramdam talaga. Iba talaga yung pakiramdam. Iba yung first time na practice jersey sa college, nung na-PB. Iba. Sobrang iba nung ano. Kaya nga, mas maganda nga, if we have people sa pool, yung ganito, yung gusto. Hindi sa pilitan. Kumbaga, it's their choice to train, to sacrifice, to represent the country, di ba? Kaysa yung pipilitin mo yung mga mahirap, tao. Eh. Mahirap yung ganun. Kaya nga, I think, okay na rin yung ginawa nung dalawa eh. Ni Greg tsaka ni Marshall. Naging honest sila. Naging honest sila. Kesa naman, pipilitin lang nila, dumating sila doon, tapos pero wala yung sarili nila eh. Kumbaga, wala yung puso doon sa ginagawa nila. Eh, yung pala naman yung Paul, hashtag yan. Natin eh, di ba? Yan, oo. Sila Paul, at bumubuo yung puso nila dyan. Next. Ito, rain or shine dugout. Anong game to? Hindi, yeah, yung ano yan. Yan na lang siguro yung ano, tatandaan ko. Yan yung pumasok sila ng finals. Manalo kami ng game 5 sa Petron. Tinala nila yung... Yan na siguro yung ano, pinakamasaya nung conference na yan. Kalimutan mo lang yung finals. Kalimutan mo yung finals. Champion kami, semi-finals. May napansin ako dito sa picture na to. Ano napansin mo dyan? Walang trophy. Ay, grabe! Eh, kasi si, parang dapat tupalaw eh. Tupalaw. Tapos nasa nagkabali ng address. Napunta sa iba. Konting humility naman dyan, oh. Ano? Humility. Ano ka ba? Grabe ka. Hindi, pero buti nga. Buti. Ano, buti kasi nga ba kami nakaganyan? Tapos walang trophy. Okay. Eh, hindi, kasi nga, ano yan eh. Semis yan. Si Boya tayo ano, na ano. Ha? Yung nakataas, si Bo yata yun. Si Bo. Pinag-usapan yata nila, rice yata yung pinag-usapan nila. Pero alam mo, alam ng lahat na ang Rainer siya, yung samahan nyo ibang klase. Tama. Bakit ba ganun? And we see it sa Instagram, sa Twitter, iba yung alaskahan nyo, iba yung samahan nyo sa ensayo. Bakit iba yung ganun sa Rainer siya? Ano siguro, parang yung bawat isa sa amin na parang nag-open eh. Para kasi sa iba 'di ba parang pag newcomers ka parang nahihiya pa. Sa amin kasi pag may bagong ano dumating kagaya nila Jerry, parang kinakausap kagad namin na binababoy niyo kagad, 'di ba? Para naglalaroan. Laruan kagad eh. Para lumabas kagad yung tunay nilang ugali. Tsaka nilalabas din yung talent nung yung mga bagong players, hindi lang sa basketball. Tingnan mo si Almasan, English time. Kapag-tripan ka agad ni Ryan na radio. Laruan ni Ryan eh. But it's totoo, si Raymond and Ryan talaga yung magkasama ngayon. Si Ryan pa nagturo eh, no? English time. Klase to si Ryan. So, pero sino ang ano nyo dyan? Sino yung bang gang leader nyo sa Raiders? Yung bang promotor ng lahat ng kalokohan? Iba-iba eh. Kasi iba. Parang, kunyari, yung grupo ni Kinyahan tsaka ni Belga, parang tondo yun eh. Tapos pag nalipat ka sa grupo ni Laranya, parang mga grupo ng mga konyo-konyo yun. So, Laranya? At saka si Almasan, konyo? Sila, konyo yan. Tsaka ano? Yung ba pinapalabas sila, press release nila? Si Almasan, hindi nakikipag-usap ng Tagalog na yan. Wow. Pag sinabi yung pagkakinausap mo, sasabihin niya, hindi kita naiintindihan. You know, sa English. I can't understand. So, siya ngayon yung body-body ng import nyo ngayon, si Lumalayo siya. Baka maraming tanong. Hindi kasi baka sumabog yung ano niya, yung sa memory niya eh. Konti pa lang yung napapasok ni Ryan. Naka-program kasi. Umu-overheat niya eh. 5 words a day lang eh. Magpas na doon. Hindi gaya nung RAM nung ano niya eh, nung utak niya eh. Okay, next forum. Ito. Collection na naman. Ano? Collection ng ano ni Rubian. Kasi ano simula nung ano laging ano jersey ko up and down bibigay ko sa kanya yung isang pair.
Then sa akin yung ano. Agad, so, yung, so yung isang pair bibigay mo sa kanya, yung iba, kanina mo binibigay? Hindi. Ha? Hindi mo dapat. Say, ano lang, sa bahay. Hindi mo dapat sabihin ng Tito si Ruby na dyan eh. Ano ka ba? Huli tayo dyan ko. Sorry. Paki-edit na lang, Pakibura na lang. Oh, sorry. And then, so, seryoso, yung isang pair mo, automatic kay Ruby ka agad. Baby. Oh, mamimili siya kung light or dark yung gusto niya. So, So lahat yan, hindi pa gamit yan? Hindi pa kasi pag naglalaro ko, isang jersey lang ginagamit ko lagi. Hindi ako nagpapalit. Di ba yung iba? Pag half time, papalit. Ako hindi. Ano yun? Kasi, pamahiin? Ganun? Hindi kasi nga naki-Ruby nga isa. Nasanayan ako. Wala rin siya magagawa. Parang siya papalit eh. Naki-Ruby nga isa. Nasanayan na eh. Kasi, or sanay ka na. Wala na. O kasi di ba iba arte eh. Iba, di nga naglaro, pagpapalit pag eh. Na, ano, di ba, may ganun eh. Di ba, may ganun. Kasi pinawisan sa round robin. May ganun na. Pupusihin ka naman. At least kami naglaro. So ilan na yan? Ano na itong collection na ito? Gano'n karami na yan? Kasi, hindi ko na mabilang. Diba, UE, Cobra. Ay, tagal na nga nila eh. Seven years. So, di ba? Di pa kasama sa legal labas. Oh, legal labas pa. Oh. Ito mo, dami niya. Ano yung legal labas mo ngayon? Wala pa. Hindi ka labas. Umi-extra ka pa rin hanggang ngayon. Yun lang hindi mo dapat tinatay. Hindi ka labas sa Spain. Ano ka ba? Spain. Hindi ka labas. Oo, sa Spain. Saan nakatago yan? Yung lahat ng... Sa bahay nila. Ah, wow. Next. Next. Uy, throwback. Ito, last week lang. Ano ba ito? Hindi. Ano? Ano ba yan? Ano, fourth birthday ko yata. Fourth? Fourth. Kaya nan lang, ha? Ayan pala itsura ni Paul pag may buho ko. Dito lang. Sino ka dyan para alam nila? Hindi, saan dyan si Belga? Wala. Hindi pa sila magkakilala. Kasi mo lang ito ako para mataba. So, okay. Sino yung mga nasa picture? Yung katabi ko, pinsan ko. Lahat yan pinsan ko. Ikaw yung magbablow ng cake. Cake yan. Kulay lechon pa eh. Oo nga, medyo ano ka dito? Mahilig na tisoy, ah. Mahilig na ako sa sandyan. Buwang ano, nagba-basketball ka na nito sa totoo. Tanghaling tapat, ah. Meron kasing court sa likod ng bahay namin na ginawa lang, malit na bola. So, saan itong bahay nyo na to? Bahay ng papa ko yan. Kasi bahay ng papa ko tsaka bahay ng mama ko magkatapat lang. So, alam nyo na kung paano ako nabuo. So, tinginan lang. Tinginan lang. Ano kasi yun, di ba? Sabi nga ng pare, di ba? Love thy neighbor. Tama. Kaya nangyari dyan. So, yan yun. Okay, next. Uy, ito. Ano to? Alam mo, bro? Oh. May nagpadala sa akin ng litrato. Yung anak niya, pinangalan ang pangalan, ang first name, Polly. Aba, magkadikit. One word. Polly. Oh, ang apelido? Lee. Polly Lee. Hindi ko alam. Bugia. Hindi, nandyan. Ano ba? Tika, nandito. Polly yung first name. First name. Ito ba? Na pinadala lang yung ano, talagang pinangalan sa kanya. Totoo. Polly. Magpayo? Halili. Hindi. Ha? Halili. Hindi. Ayun o, magpayo ata. Sa galon na. O, ayun o. Polly Salak Magpayo. Born April 22. O, ayun o. Namit mo na yung... yung hindi pa. Kasi nag-ano lang sila sa akin sa tama, Twitter. Okay. Sabi nga parang... Yung nanay, namit mo na. Hindi pa. Baka naman may rason kung bakit. Ano ba kaya ng payo? Yun ang dapat di mo sinasabi. Ako kanina, yun yung corby lang eh. Ito, iba na. Anak na ito pinag-usapan natin eh. Okay, si baby nandyan. Ayan o, si Eugene Magpayo, yung airpot. Yan. So, anak mo. Nag-jump din siya sa akin before. Polly. Yun nga, pinangalan. Iba rin o. Kasi may namita ko, ang pangalan anak, Lebron. Lebron James, ang first two names. Parang Lebron James, ganyan. Meron may isa, Louis Alfred. Dahil kay L.A. Ito naman, Polly. Pero lupit eh. Ayun, one word, do. Polly, double L pa eh. Polly. Pero ako alam po, kaya tayo may Kiefer pa sa first name. Kiefer pa yung first name niya. Talagang mahilig. Pero alam mo, di ba, ever since naman, dati nga, isipin mo, ang hirap nung Jaworski, ginagawang first name. May ganun? Oo, may mga. Meron ganun, Jaworski. Ibang klase yun. Okay, do I have ilang pictures pa yan? One more. Ayan, ito ngayon, yung nag-tweet, si Eugene Magpayo. Pag ganyan, anong pakiramdam na... Pag ano ba, isiha, kailan ka ba, di ba galing ka rin? Mga 9 months. Last year, 9 months ago. Galing ka na ba ng Nueva Ecija last year? Hindi pa. 9 months ago? Hindi pa. Hindi naman nag-ulis na rin dyan. Baka napadaan. Pupuntang, ano ba yan? Hey, si Eugene. Aurora. Teka mo lang, gulo nyo. Anong pakiramdam na may mga tao, and I'm sure he's probably not the only one, na yung mga anak nilang lalaki,
eh, pinangalan sa'yo. Tama ba? Tama, pinangalan sa kanya. Nung unang nakita ko, nagulat ako na parang ginawa nga na. Pero siyempre, masaya kasi parang, yun nga, siguro sa sobrang nagugustuhan ako ng tao, napapangalan nila sa anak nila. Parang kang bayani, eh, di ba? Tama. Parang kang airport. Ano, airport? Yung pinapangalan sa'yo yung mga... Parang kang kalsada. Parang kalsada. Parang kang tulay. Ano pa? Ano, waiting shed. Ay, iba pala. Pang-epal lang pala. Epal lang. Okay. Ano ba si Jason? Wala akong waiting shed. Wala. Wala waiting shed. Wala, may tinatamaan. Wala akong budget eh. Budget. Di ba yung mukha mo, doon sa lahat ng basketball court doon sa inyo? Hindi mukha mo. Ano? Pangalan ng lugar. Lugar. Whoa. Di ba nakalagay tunay na kaibigan? Wala. Sa patay yun. May picture ako katabi. Ganun ako para maalala. Ayun po, nag-iisip ako, forward thinker ako. Tama. Sa ibabaw. Last picture na nito, makasawa. Okay, Paul, meron ka bang message for all the Rain or Shine fans? Tsaka yung mga fans mo from yung mga UE days pa. Philippine team fans na. Sana supportahan nyo pa rin ako yung Rain or Shine. Supportahan nyo pa rin kahit natalo kami. Okay na yun. Sa Sanmig. Sana magkaroon ulit kami ng chance para makabawi kami. So, okay lang, ibig sabihin na sa finals kami. Supportan nyo lagi kami. Tsaka yung PBA. Tsaka yung Gilas Pilipinas. Wala ka bang babatiin na special someone, bro? Kakatao muna. Makita na natin siya dito. Invite natin siya para makita naman nila. Next time na lang. Next time na lang siguro. Pero anong message mo? Kunyari wala dito si Baby. Nanunod lang siya ng bro show. Anong special message? Lagi niya pinapanood dyan eh. May taste talaga. Marunong ko anong panonorin. Alam mo ko anong papanoorin eh. Bro, pang-80s yun. Ano ba ngayon? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Ano ba uso ngayon? Anong message mo para kay Ruben who's been with you? From the very start of your career. Diyan lang siya palagi. Nandiyan nga siya. Sorry. Hanggang next time, pagbalik natin nandun ka. Sorry. Tuloy mo lang. Sana wag siyang magsawa na sumuporta sa akin. Kahit marami siyang na-discover ngayon. Tungkol sa'yo. Pisak mo, Chico. Nag-Nueva Ecija. Mas nagabay iba mga uniforme mo. Di ba nagaling ka ng Nueva Ecija? Galing na pala dun. Pero alam mo, the bro show is very proud na you made it to the Gilas pool. Thank you. Ako lagi ko sinasabi. Alam mo, finals. Ano sabi mo? This is it always seems like this is a tryout for only parang audition. Naisip mo ba 'yon nung sa final sa parang kailangan magdalaro ko para maimbita ako? Naisip mo ba 'yon? Hindi ko naisip kasi nung conference na 'yon, naalala ko lagi ko tinatanong sila Gabe na parang nag-practice na ba sila kung ano kasi naalala ko nung third conference talagang wala na, pagod na pagod sila. So parang siyempre, kailangan mo din protektahan yung mga teammate mo na, di ba? So, yun. Hindi ko talaga naisip na ma-invite ako sa Gilas. Pero grabe, no? Talagang maapekto na rain or shine. Pagka third conference, kung maging 11th team nga itong Gilas, apat sila mawawala doon, ha? Na talagang, yung top players nila. Di ba? Yeah. So, and it's interesting because rain or shine, it for number of years back, hindi siya one of the teams na kukunan mo ng player na pang national team. Yes, but right now, are they tied with the most number of Gilas invitees? Apat. Hindi, ganun naman talaga. I mean, galing rin ako sa Rainer Shine, yung owners noon, talagang proud pa nga sila eh. Pagka yung players nila nakukuha for the national team. So talagang saludo rin ako. Kay Boss Raymond, Boss Terry. Papasalamat rin kami doon sa fund na dinagdag.
Sa? Yung dinagdag sa fund. Sa scholarship fund. Sa scholarship fund. Pasalamat din kami. Oo, kasi 2 million yun, no? Alam ko. Eh, yung ano pa, yung kay coaching. Tinalo pa nila Alay Lakad. Alay Lakad, ang daming mo kailangan ipunin para maka 2 million eh. Eh sila, ilan lang kayo? Oh, 2 million. Saglit lang yung nilakad. Saglit lang yung nilakad. So talaga very efficient. Bumalik lang ng dagot, tas bumalik. Okay, once again, thank you kay Paul. Before we go, to those that want to become interns of the Bro Show and chance to meet guys like Paul Lee and chance to work with the three of us, ito na yung pagkakataon nyo! The big three. Big three. Narinig mo yan, ha? Big three. Sama ako doon, ha? Narinig mo yan, ha? Oh, sige na. Ang laki kasi ng chan mo. Kaya big 2.5 lang. Pwede ba daw 2.5? Nabigla lang siya. Nabigla lang siya. But this is your chance. Just email us through thebroshowph, that's one word, thebroshowph@gmail.com. And in a few weeks, we'll get back to you, and we'll help you out, and we'll try to open up the doors and try to give you a background of what media is like on all forms. They'll get to talk to PBA players like Paul. Tapos huwag kayong mag-alala. Madali lang exam. Parang bar exam lang siya. Two years lang ang ano. Just send your ano. You have to send your Boracay pics. Hindi na ito may sila maniwala niyan eh. Baka maniwala. Grabe, puro mga nakahubad yung pinadadala sa akin. But I know siya rin password sa amin. Oh, pero puro sponky. And say na lang. Ayun. Okay. And then Saturdays, we're on 99.5 Play FM for the Bro Show on radio. That's every Saturday, 8 to 10 p.m. And then thank you for those who are subscribed to our podcast on iTunes and Beyond Pod on Google Play. So keep downloading the episodes. Okay. Ikaw. Pasalamat lang ako ulit kay Paul for guesting. Alam mo, ang dami ng best na kami pinaiyak nito, ha? Meron pa yung fadeaway na boarding. Hindi ko makalimutan yun. Oo, ha? Pinakita pa natin dito yun, di ba? Sa finals na nangyari. Best kami pinaiyak niyan, no? Okay, so thank you for joining us and see you next time here on The Bro Show. Thanks for watching The Bro Show, bro. The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised.